house, please subscribe, like, or click yung button, notification button sa ibabaw. Okay. Topic natin ngayon is avocado. May avocado ba kayo sa bahay niyo dyan na parang nabubulok na, ayaw mo nang kainin, ayaw mo nang gawing smoothie or shake? Huwag mo itapon, may pagagamitan pa yan. So, pwede mo siyang gamitin as facial mask. Gagawa tayo ngayon ng avocado facial mask. Kaya naman pag itatapon mo, no, lalo na dito sa Dubai, minsan pag hindi season ng avocado, yung avocado po ay parang gold. Mahal na mahal din. Tapos, itong avocado, gawin na itong avocado facial mask. Tapos, ito kasi, avocado, marami kasi siyang benefits sa skin. I'm sure na alam nyo na rin to. Nag-google nyo na rin to. Hindi lang ako. Kaso lang, sige na, yung iba kasi dyan, medyo walang time mag-google. Ako na lang mag-research para sa inyo. So, ako na lang gagawa. Ito, avocado kasi, rich siya ng vitamin E at A. E, alam nyo na kung ano, yung mga umiinom ng Myra E dyan, alam nyo na antioxidant siya. Tapos yung vitamin A kasi, nag-help siya sa body natin na ano, mag-produce ng bagong cells at saka para makapag-stimulate siya na gumawa ng collagen. So, nare-restore yung collagen niya pag, yun, basta yung nakaka-promote siya ng production ng collagen sa katawan kasi habang tumatanda tayo, no, di ba, jumajonta, na nagiging poor yung collagen production ng skin natin. So, etong avocado, alam niyo naman na ano, kung ano, gusto niyo nang makatipid ng facial mask or na makatipid gastos na nasa kusina nyo lang naman, edi gawin yun na. At saka, kung gusto nyo din lahat maapektuhan, pwede na rin nyo lang kainin nyo na lang. Pero, alam, kung yung pinasinasabi ko naman, yung nabubulok, huwag nyo itapon, di ba? Kasi ako kasi dati, tapon lang ng tapon. O, naisip ko naman ngayon, kasi ngayon galing ako sa work, stress na stress, parang wala kasi ako magawa, hindi pa ako makatulog, naisip ko naman, ano kung gagawin ko? Kita ko yung avocado, naisip ko, ano, bakit hindi ko siya gagawing mask kaysa itapon? Kaya yun, gagawin ko na lang siyang mask. Tapos yung ano din, yung avocado din na facial mask, depende yan sa iyo kung ano yung problema mo sa ano mo, mukha mo, anong problema mo sa skin mo sa mukha. Kung acne prone ka, yung ako dati kasi para akong ano, para na akong artist sa dami ng ano, acne. As in, yun talagang naglalakad ako, tinitingnan ako ng mga tao. Kala ko kasi ang ganda-ganda ko, yun pala pumutok yung isang ano ko, yung nana talaga at dugo, naghalo siyang sa mukha ko. Basta, yun na. Tapos, yun. Kung acne prone skin kayo, avocado and honey. Gawin yung facial mask. Yung isang, tag-iisang kutsara lang, anong, kahit ano, kasya na yan sa mukha nyo. Tapos, kung ano, ang gagawin ko kasi ngayon, okay na yung pimples ko, ginagawa ko is, yogurt and avocado. Para kasi yon sa dry skin. Pero, pwede rin siya milk and avocado. Ayoko kasi ng milk, para kasing ang lapot, at saka, basta ayoko ng milk, gusto ko ng yogurt. Ayoko lang. Pero, pwede rin, basta yung dalawa na yan, pwede yan sa dry skin. Avocado and banana naman, pwede siya sa combination and all types of skin. Pwede din avocado and oatmeal, pwede din yan. Basta banana and avocado, i-mash mo siya. Tapos, oatmeal din at saka avocado, i-combine mo either sa dalawa. Gusto nyo, halo nyo na lahat para sure bowl. Tapos, pag ikaw naman ay oily skin, pwede din avocado and egg white. Gawin mo yun kung oily skin ka. Kung oily skin ka, yun yung dapat mong i-mix. Tapos,
Avocado, avocado and coconut oil din for combination skin. And then avocado and olive oil. Pwede, basta pwede mo siyang ipaghalo-halo kahit anong ano mo. Depende. So ngayon, una kong gagawin, lilinisan ko yung mukha ko, tatanggalin ko yung makeup ko, tong lipstick, kilay, at saka kung ano pang meron dyan. Tapos, i-apply ko siya sa mukha ko. Ay, importante pala to. Mag-mix kayo ng avocado, yung kung ano mang napili ninyong mask. Mag-mix kayo, tapos ilagay nyo sa ref. Ewan ko kung anong feel nyo. Basta ako gusto ko ilagay sa ref para malamig siya paglagay ko sa mukha ko. Feeling ko kasi pag yung malamig eh, parang mas nare-refreshan yung mukha ko. Tapos yung moisturizer ko na, serum ko, nilalagay ko sa ref. Wala lang, gusto ko lang. Nabasa ko na lang rin yun. Kaya yun, nilagay ko. At saka, oy, isa pa eh, mention ko muna pala to. Yung mukha ko before, yung nakapagaling niya yung pimples ko, nako, trust me, nalibot ka na lahat ng doktor dito sa Dubai, pati din sa Pinas, hindi siya nawawala. Yung nakawala lang talaga ng pimples ko, ano lang, Accutane. Accutane. I-research nyo lang kung ano yan. Accutane. Accutane. Kokorek ko lang yung pagsabi ko. Ikokorek ko lang yung pagsabi ko. Hindi siya Accutane. Accutane. A-C-U-T-A-N-E. Accutane. I-research nyo. Yan lang. Hindi na siya, mawawala na siya sa lifetime. Hindi na siya babalik. Ever. Kaya yon. Teka, magwa-wash muna ako ng mukha. Lilinisan ko na, tapos i-apply natin yung avocado. Ayan, tapos ko na linisan yung mukha ko. Nag-ano na ako, naghilamos na ako. Tapos, nakaugalian ko na talaga. Every time naghihilamos ako, nilalagyan ko talaga siya ng olive oil after ako naghihilamos. Kaya ayan, medyo, ano siya, medyo oily siya. Kasi ayoko ng, ano, nagda-dry yung skin ko. Oh, isang tip pa pala. Sa umaga, wag niyong sabunan yung mukha niyo. Kasi habang natutulog pala tayo, yung mukha natin nagpo-produce pala yung natural oil. Tapos nag-aano siya, re-regenerate siya. Tapos naano, yung alam mo yung pinipix ng katawan natin yung stress at tired nating mukha. At saka sayang din yun naman yung mga moisturizer na nilagay yung kay Mama Halat Serum tuwing gabi. Tapos yun, wag niyo siyang ano, mag-ano na lang kayo kung mas better na eh pag nag-wipe kayo, nag-wipe lang kayo ng yung cotton pad. Yung cotton pads, i-wipe nyo lang para medyo matanggal yung ano. Huwag nyo masyadong panggalin yung oil. At saka ano, or kung gusto nyo, hindi talaga kayo comfortable. Ako nga din eh, hindi comfortable, hindi ko kaya gawin yun. Kaya ano lang ako, nagbubus lang ako, wash lang ng water. Nagwa-wash lang talaga ako ng water yun. At first, awkward siya, syempre, kasi ini-imagine mo, aligabo, ganun, dumidikit sa mukha mo kasi masyado siyang oily, natutulog ka galing, tapos hindi mo siya sinabunan. Huwag nyo talagang sabunan. Ano yan, magsisisi kayo balang araw. Kasi ano, yung oil kasi sa mukha natin paggabi, maganda yan siya sa mukha, isistay yan sa, kaya huwag nyo hugasan. Ganda yan, oy. Wow, effect agad na pagising nyo. At saka, 1 month after, gandang-ganda na kayo. Hindi, para din yung insurance, di ba? Nababwisit kayo pag nagbabayad yun. Kasama, hinihintay kayo, ganyan. Pag ano, pagdating ng araw, kasi naman, ano, wala kayong inipong ganda, di ba yun? So, ano na yun? Ito rin yun. Ito na yung ano, avocado ko, kutsara talaga. Ito na yung avocado ko, at ito yung itsura niya. Ay! Bahala na yun. Ito yung itsura niya. Ito yung, dirty. Avocado and yogurt lang to. Wala na ibang halo. Yan lang talaga. Wow. Lagay ko lang sa kusina. Tapos, gamitin niyo yung ano, kamay niyo lang para mag-apply ganito. Ang lamig niyo. Yan. Apply niyo. Oh, mas mabuti ganito yung gawin niyo. Kung wala kayong ginagawa sa bahay, ganito na ang gawin niyo. Mag-facial kayo kung ano man yung makita niyo sa kusina no, na pwede niyo gamitin. Pwede rin naman, di ba? Kung pili mag-scrub, pwede niyo gamitin yung sugar. Kung mag-sugar scrub na lang kayo sa mukha. Ito, wala pang gasto sa ano, facial sa derma. Ganun. Massage niyo rin, ganyan, para talaga mag-penetrate siya. Maganda rin kasi itong avocado na cleanser sa mukha. At saka, nakakaano siya. Na nag-cleanse siya ng mukha kasi hindi lang ito siya sa surface niya nililinis. Talaga nagpe-penetrate siya sa pores para doon sa ilalim yung mga na-store na mga dumi nakukuha niya. Ganun yun. Ayaw niyo maniwala, research niyo, makikita niyo. sa Google ko lang rin naman ito nakita. Yun. Oh, mas mabuti pa ganitong gawin niyo kaysa stalk kayo ng stalk sa Facebook. Sinastalk niyo kung sino-sino mga tao tapos pag nakita niyo hindi yun nagustuhan yung mukha. Ano niyo? Kinukutya niyo?
pinipintasan nyo. Alam nyo naman. Yes! Huwag nang ganun. Mag-facial na lang kayo at magpaganda. Ganito na lang. Oh. Mas mabuti hindi pa kayo nakakaano ng tao. Yung iba dyan naman eh, sobrang chismosa. Oh. Yung ano, parang CCTV dyan sa Facebook. Yung iba pa, alam mo, may mga friends ako na business ano eh. Mga business. Ano sa mani? Nag-business na mga friends ko. Alam nyo, kunin yung isali nyo sa qualifications nyo dyan sa accountant nyo. Kailangan chismosa. Kasi ano, bakit? Alam nyo bakit? Yung iba kasi pagdating pa sa Facebook ng iba na nagta-travel, bili-bili ng mga gamit dyan, kahit saan nakakapunta, sinasabi nila, sa kung saan nila may tatrabaho, nakakapag-travel, nakakapag-travel, nakakapag-party, ang sarap-sarap pa ng kinakain araw-araw, nakakapag-coffee-coffee pa dyan, samantalang kami dyan sa gilid-gilid, nagpapaluto lang ng noodles, tempura at puso. Kasi alam nyo ba? Buhay nyo ba yan? Tapos, ano din, may pagkaano din kayo, may pagkamanghuhula. Sabihin nyo, may affam siguro yan. Oo! Oh. Diba? Affam agad! Pag maraming pera, affam agad! Di ba pwedeng may nagano lang? At saka kung may affam, wala kayong pakialam mo eh! Yes! Kanilin nyo yung buhay yan? Huwag kasing chismosa! Inggit ka lang, wala kang ganyan oh! Gusto mo siguro magka-affam, walang uma-affam sa'yo! Wow! Yan! Ay! Anon! Soft siya sa mukha ah! Fairness! Ayan nyo dito, oh. Kung saan yung mukha nyo nagda-dry, dun nyo ilagay to. Kasi ano to, maganda to sa dry skin, eh. Tsaka pag dating nyo sa office, di ba, ano, yung talagang araw na pagod na pagod na pagod na pagod kayo, tapos, pero hindi kayo matulog. So, instead na mag-stalk kayo sa Facebook dyan sa mga ex nyo, ganito na lang. Ganito na lang gawin nyo. Facial na lang kayo. Sarili nyo na lang. Huwag na lang siging stalk sa lahat ng ex nyo. Minsan, crush nyo pa. Mula kinder, tinastalk nyo. Limutan nyo apelido. Maghanap kayo ng common friends. Oh! Yan, oh. Huwag laging chismis ng chismis, ha? Mga chismosa dyan. Okay, Alamera pa. Pentas daw. Pistila. Pasensya na, ha? Bisaya kasi ako. Hindi ako comfortable mag-ano. Hindi ako comfortable mag-Tagalog. Pero siguro, masasanay din ako. Pasensya na. Huwag na ako ano. Alam niyo naman eh, hardcore Bisaya ako. Hindi ako ano. Hindi ako sanay magsalita ng Tagalog. Kasi yung mga friends ng Tagalog, sila nag-a-adjust. Minsan nagsasign language lang ako. Para magkaintindihan kami. Siguro yung ibang friends ko dyan na mga Tagalog. Marunong na rin mag-Bisaya. Kasi mga madalang akong mag-ano sa kanila, mag-Tagalog. Nabibisaya talaga ako. Hindi ako nag-ano. Ngayon lang. Yan. Galang. Hugas mo na ako ng kamay. Tapos na po siya. Tapos ko na siyang nilagay sa talaang anang buong mukha ko. Tapos minasage ko na rin siya. Ano siya? Medyo makati-kati siya ng konti. At saka, pero nawawala na din naman siguro dahil sa avocado to. Wala naman yatang allergens tong avocado. Mas allergy ako ha. Ako na tao, ano ako. Pala allergy ako. Madali ako ma-allergy. Doon sa lemon, nung nilagay ko siya sa mukha ko, makati. Pati yung cinnamon. Pero ewan ko dito. Hindi pa naman. Ano ko na to ginawa? Medyo, hindi pa masyadong matagal ko pa itong ginagawa. Tingnan ko kung, hindi pa naman ako namati so far. At saka, ano, gawin nyo to. Kung meron kayong nabubulok na, hindi naman nabubulok so. Kung meron kayong masyado ng ano na avocado soft na hindi niyo na gustong kainin, ito gawin niyo to. Or kahit pumuli kayo ng isang avocado, eh kahit, kasi minsan naman talaga nagigipit tayo sa budget, ganyan. Tapos wala tayo, alam mo naman yung facial, lalo na dito sa Dubai, ang mahal. Sa atin din sa Pilipinas, medyo mahal din. Kung wala din or wala, eh ganito na lang. Kahit hindi na lang sa budget yung issue, kahit sa time. Kasi pag na, talaga itong pagpunta-punta sa derma, ano, may effort talaga siya, lalo na pag fully book yung ano, weekend, tapos sa weekdays lang pwede. Ano, eto na lang, okay na to. Kalamig. Ito, sustansya siya ko to. Ayan, so magagandito ito na lang. Huwag na lang mag-chismis. Chichismis-chismis pa. Yes! Ayan, magkakadok kayo talaga mga chismosa. Manda kayo sa akin, ha? Chismisa kayo? Kutsarahin ko kayo. Huwag ganun, ha? Chismis-chismis. May makakano dyan. Tapos kung mga ex nyo, nakikita nyo, ayaw, pati asawa, dinadamay nyo pa. Na ano nyo na, ay, hindi naman maganda. Feeling mo, mas maganda ka. Hindi rin siguro. Huwag mo na anuhin. Siguro hindi ka pa nag-get over. O siguro, ikaw hanggang ngayon, single pa. Oh! O hindi ka happy sa buhay mo. Hindi ka happy. Hindi ka siguro kontento sa asawa mo. Huwag ganun. Pabayaan mo na. Baano na yung tao. Tapos huwag masyadong inggitera. Tignan na, ano, nakikita mo dyan na nagta-travel-travel, nalibot na lahat ng lugar. Huwag inggitera. Huwag kang maging accountant. Ano-ano ka na. Paano kaya yung bayad sa bahay? Yung renta, yung pamasahe araw-araw, paggas, grocery. Nang pag-alam mo, bakit alam mo yung ano, budget? Ikaw ba, apply ka na lang kaya? Ikaw pag-budget ng pera niya, ano mo ba yung sahod niya? Ang dami mo pinong problema. Problemahin mo muna yung ulam mo mamaya, no? Iba yung ulam mo ngayon, mas mabuti pa siguro. Ano yung chismis? Ano yung chismis, me? Ito mo to, ha? Chal-kutsara? Ano yung chismis? So, isusuk natin to for 15 minutes. Hantayin natin yung 15 minutes, ha?
I'm back. Na-rinse ko na yung avocado sa mukha ko, pero hindi ko sinabunan. Huwag yung sabunan kasi sayang. Hindi ako mahilig mag-sabon-sabon sa mukha, not unless necessary. Sa gabi lang, pagdating ko office yun, nagsasabon ako ng konti, tapos yung sinasabon ko pa sa mukha ko, yung pinaka-mild na sabon, ooh, yung ginagamit ko is yung odorless, yung walang scent ba? Yung ganun, walang scent. Oh. Tapos white soap. Kaya gusto ko yun din, yung clear na soap, hindi yung may kulay. Basta gusto ko yung transparent na sabon. At saka din, yun lang, necessary lang paggabi. Hindi ako masyadong nagsasabon. At saka parang sure na linis talaga. After ko talagang magsabon, sinusundan ko talaga ng olive oil. May nakikita talaga akong, for example, yung lipstick ko is, for example, yung long wear na lipstick, yung long lasting na like 24 hour stay lipstick, ganun. Or tsaka yung waterproof na mga na mascara or eyebrow, ganun. Nakikita ko pag ninano ko ng olive oil, yun na, pa siya, natatanggal. So meaning may residue pa. Hindi ko talaga siya tinitigilan ng wipe ng olive oil na nasa cotton pads until hindi yung talagang clear. At saka nakakatulong din yung olive oil, yung sa dry lips ko. Masyadong dry yung lips ko eh. Pag inaano ko siya ng olive oil, talagang nawawala yung discomfort. So yun, so eto na lang gawin nyo ha, instead of mag-chismis at mag-stalk sa Facebook. May okay pa to, parang and guess what? Nafe-feel ko tapos kung mag-rinse, walang nagbago. Wala naman talaga nagbabago. Matagal pa epekto nito. Uy, pero mabuti lang rin pag ginagawa nito mga twice a week. Ganun pa rin, twice, once or twice a week. Ganun. Para may hinihintay kayo ba? Parang saving sa'yo, time deposit. Mag-visit ka, pag-deposit ka, ganun. Pero pag pagtingin mo na sa dami mo nang naipon. Ganun din beauty, may inipon kang beauty para may pagkalipas ng mga 2-3 taon, yung iba dyan, nagkakalinya na dito or kung saan mang linya yan, ikaw hindi pa, ganun. Tsaka fresh ka araw-araw, diba? Kasi hindi ka matutulog. Ganon, kaysa mag-chismis at mag-stalk at saka mamintas. Ito yung chismosa dyan, maganda kayo sa akin. Sige na, yun na. Nahilo na din ako, nakatatlong baso na ako ng red wine. So yun na po mga kaibigan, salamat. Don't forget to subscribe, like, at saka i-click yung notification bell. Sa susunod ulit, bye-bye!